Channel. Ayan, good morning. Ayan, nakaligo na ako at magpe-prepare na ako sa baba kasi today we're going to a vacation in North Carolina sa cousin ng aking in-laws. So, maaga-aga ako nagising, you know, para makaligo man lang. And then prepare ko yung kailangan namin dali. Nakapag-pack na ako last night, pero yung mga food, kasi magdadala ko ng mga food para sa mga kids ko. And, ilalagay lang namin sa cooler. And then, hindi na rin kami mag-breakfast kasi dadala naman kami sa restaurant para mag-breakfast. So, ayan. We'll see you guys later. They have fur on them. You hear them? They'll be so excited to see you. Why do dogs bark and why do they smell people to be able to know? I don't know. That's just the way God made them, I guess. Dogs? Hey, guys. So cute. Fur babies. They're so excited to see you. How even? I thought they had bones in their hair. There's lots of these dogs. Yeah. Is Purple Callie's favorite color? Oh, it's your favorite color. She jumped. You got a throw it, Rose. Hey, go Flash. There's our bedroom. Yeah. Daddy, get it. Ooh. Oh, that's nice. Oh, wow. They're so happy. They're so happy to see the dog. Look at that, guys. Stand up, stand up. Guys, we're gonna come here. Oh, they had a lake over there. Ang ganda rito, guys. Oh, ganun no. Diba? Ayan, ang ganda ng bahay nila. At meron pa silang ganyan. Social. Ayan. At ito, guys, dito ay ang storage bodega. Ayan ang bodega dito. Whoop. Yeah. Oh, silly little dog. Oh, you're a good one. There you go. Wait a minute, she's peeping you. Uh-oh, come here. Uh-oh. You're finding a spot? Mm-hmm.
restaurant kasi tumbo kami sobra. So, yun na yung dinner namin. At ito ang aking bunso. Ayan, umiyak kasi siya sa loob. Kaya nilabas ko siya. At hindi na rin ako nakapag masyadong video kasi nahihiya ako kasi hindi naman sila masyadong nagbibiro ko, nagkumakain. At patatanda ang mga kasama ko. Ayan siya. So, we'll be here until next Friday. So, Friday today, yeah, we got here. So, mag-stay kami dito one night sa bahay ng cousin ng in-laws ko. And then, we're going to the beach tomorrow. So, ayan. We'll update you again tomorrow. Ayan, guys. We're back. Ayan. Pagod na ako, guys. Antok na rin ako. Pero 8:10 pa lang dito, 8:10 p.m. Yan, di ba? Taas pa rin ang araw. Kaso umuulan. So sana tomorrow hindi siya uulan kasi punta kami na beach bukas. So basically, 3 days kami sa beach tapos 3 days kami dito. Because we're staying one week here. So, yan. May milagro siya ginagawa. So that's all for today. I'll see you tomorrow, guys. Hi, guys. This is our second day. So, bago kami pumunta ng beach house, nag-stabay muna kami sa restaurant para kumain ng lunch. Para pagdating namin doon, hindi na kami maghanap pa ng aming kakainin para diretso na kami sa beach. So, ayan na, papunta na kami doon sa beach house. Medyo malalayo layo din ng konti doon sa bahay nila sa lake house. Mga 3 hours. Kaya, magstay kami doon ng 3 days. Kasi, hindi namin afford na pabalik-balik para pumunta doon sa beach. So, ayan na. Ayan, daladala pa rin namin lahat ng aming mga gamit, pati yung mga food, snacks, kasi nga 3 days nga kami doon mag-i-stay. So, I will update you guys when we get there. See you later! Ayan na guys, pa ako ng buhok dyan. Medyo antok-antok pa ako dyan kasi maaga rin ako nagising para mag-impake ulit. Hi guys! Ayan, nandito na kami sa aming bahay ng another bahay ng sis na cousin ng aking mother-in-law sa kanilang beach house. So medyo malapit lang dito yung beach, so at least hindi na kami mag-drive pa ng malayo. Pero before kami pumunta dito is like 3 hours mula dun sa kanilang bahay sa lake. So ito muna ang aming house for 3 to 4 days. Ayan. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami. Pero sabi nila, 3 days lang daw. Pero, sabi 4 days, I don't know. Pero, dadala ulit namin ang aming mga kailangan. Yung mga aming mga gamit. Lahat. Para wala kaming, you know, iisipin pa. So, ayan guys. Pagkakita ko sa inyo ang kanilang bahay. Ito nga. Ayan. May mga tanim sila. Ayan, may mga tanim siya. Yeah. Sabi maganda dito yung ganyan mga bahay. Oh. Yan yung mga bahay dito. Ayan siya. Narap ang kanilang porch. Ayan. Ayan. Lagay ko dito ang for tomorrow. Siguro tomorrow na lang kami pupunta ng beach. Ayan. At ito ang master's bedroom. Diba? Pero hindi kami rin matutulog. Yung may-ari ng bahay ang matutulog dito. Pero ang ganda ng kanilang bedroom. Ayan, ang shower. Ayan. Ang CR. Ang cool ng CR. Ang lamig. Ayan. Dalawa yung CR dito. Ito, master's bedroom tsaka yung main CR. I mean, powder room. Ayan. Ayan. Ayan.
another room. Ayan yung sala. At ito ang porch. Say hi! Ang ganda! Come over here! See? I like it. I almost did it. What's that? Just let go. There you go. Oh, God. I barely did it. So, ayan ang kasi ng aking mother-in-law. Kakap muna daw siya ng grass bago kami pumunta sa beach para pagdating namin hindi na niya gagawin pa. So, at ayan na, pumunta na kami sa beach. So guys, ang init niya siguro mga 93 degrees Fahrenheit in Celsius, mga 33-34 Celsius siya. So, napakainit. Kahit nasa van kami, is ramdam mo pa rin yung, you know, halim yung init sa labas. Ayan, naghahanap na kami ng parking. So, ayan na. It's been a while. It's been a year na hindi kami nakapag-beach kasi last year, hindi kami nakapag-beach. So, ngayon, taon is an opportunity namin na makapag-beach kami. Yeah, sobrang init at ang daming tao. Hi guys! Nandito na kami sa beach! Ayan siya! Tama, tama, tama! Tama na! Ang init guys!
Kasi saka malimit. Hindi talaga ako ano, pansin. Ayun siya. Ayun siya, ayaw niya maligo. Natatakot siya. So, hi guys! Ayan, pauwi na kami sa tatlong oras namin sa beach. Ayan, medyo pagod na ang lahat at mainit na rin. At naglalagit na kami na kailangan na namin maligo. So, ayan, I will update you later. So, hi guys! Day 3! Walking muna kami before we go to the beach again later kasi mainit. Like kahapon, sobrang init. So, hapon na kami pupunta sa beach para hindi masyadong mainit. So, tignan muna namin ang mga kabahayan dito. Ayan.
Ganda niya mga bahay dito, guys. Bahay dito, guys. At walang masyadong kasakyan. Mga bahay dito, guys, ganyan. At walang mga taong naglalakad. Or walang taong naka sa labas. Kasi mainit. Walang nakatambay sa bahay nila. Sa labas ng bahay nila. Ayan. Pupuntahan namin ang swimming pool. Ayan, pabalik na kami. It says hot, love? Huh? Yeah. So hot? Are you thirsty? Mm-hmm. Ayan, kasi guys, alas dos ng tanghali, nagayang maglakad yung father-in-law ko. Init. Siguro mga 38 degrees. Ganon. Pakainit. Ah, oh my God. Ah. So, ayan na. Andito na kami. Ayan yung house ng kasi ng aking in-house yan. Kanilang house. Okay. So, mamaya, we're going to the beach. Again. So, see you all guys later. So, hi guys. So, andito kami sa gift shop. Kasi katatapos lang namin mag-lunch. And so, maganda siya. Nakita ko siya. Ayan. So, diba? Ang ka-cute. Ang ka-cute niya. Diba? Ang cute ng show. Wait, Mom. Look, I found a lot of jellyfish. There's one here, one there. Yeah, one what over is that? There, mm-hmm. One over here, and there, and there, and over there. All right, don't touch her. Over there, too. Yeah, kasi sabi ko, wag niyang hawakan. Ooh, kasi pag nabasag, babayaran ko. Grandma, I found another jellyfish over here. Uh-huh, don't not touch. Ayos yun. Diba, ang gaganda niya. See, oh. Nice. I also see another jellyfish here. Uh-huh, don't touch. Look, come here. Oh. Wow, ang dami niya, guys. Look, dolphin. Oh yeah. Oh, I love it. I like to look. Yeah, me too. I don't like transactional. We are on the same page. Oh, these are cute. The most I have a great big mother. Cute. Wow, ganda. Yeah, ooh, starfish. Sugar star. Yeah. Hi guys, good morning. Ayan, hindi kami natuloy kahapon pumunta sa beach kasi ang weather dito, sabi, uulan. So hindi kami natuloy. So, ending, hindi naman pala siya umulan. So, wala na, gabi na. So, ngayon, good weather naman siya. Baka mamayang tanghali. Upunta kami kasi last day na namin dito. Babalik na ulit kami dun sa lake. So, and according to the weather, after today, tomorrow until Sunday, it's gonna be rain here. So, yun, babalik na kami sa lake. Sa isang nilang house kasi meron doctor's appointment yung kasi ng mother-in-law ko. So
Ayun na, ngayon, kumakain sila ng breakfast. Kumakain kami ng breakfast ngayon. Ayan. You like it? Mm-hmm. Ang breakfast nila. Ayan, ang French toast, an egg, and dairies. At ang aking tortilla wrap. Ayan, ang aking breakfast. So, hopefully, hindi masyadong mainit. So, ayan guys, i-update kayo later kung kami ay matutuloy ng mag-swimming sa beach. Okay? See you guys later. Hi guys! Ayan, nandito kami sa swimming pool. Ang init. Ayan siya. Hindi nag-swimming yung isa kong bunso kasi ano siya, nag-having diarrhea siya. So, kami na lang dalawa. Where are you? Hey. I like to do my swimming pool, but I was scared I was going to fall in there. Yeah, she's scared though. Look at my swimming. Okay. Sabi niya, scared daw siya doon sa malalim. Ewan ko kung bakit siya naging takot. Meron naman siyang ano, salbabida. Ayan o. Let's go. You enjoy it? Ha? Huh? Did you enjoy? Yep. Let's show your friend how I might look. The okay. Hardest, it was black. Walang masyadong tao guys kasi may pasok pa yung mga tao dito. Ayan yung neighborhood. Only 3 days, I think they have played the can up there. They have a swimming game up on the Mario game. Oh really? I think Blaze the Cat is still like Mario and Sonic at the Olympics. Okay. I'll pretend to be Blaze, okay, instead of Amy. Okay. Guys, hindi na ako nakatag-update sa inyo kagabi kasi kahapon nga nung nag-swimming kami is actually kahapon ng umaga is nag-diarrhea yung anak kong bunso. So, kaya hindi siya nakapag-swimming. As you can see sa video, hindi siya kasama. Pero andun siya sa tabi. Kasama siya nung aking father-in-law. So, until today, is nagkalayariya pa rin siya. Hindi ko alam kung ano dapat kong ibigay kasi nga hindi ko kasama yung husband ko kasi naiwan siya sa bahay dahil may pasok siya. Hindi siya pwedeng sumama sa amin at mag-miss ng work ng 1 week. So, nag-decide na kami na umuwi instead of napabalik kami muna sa lake house kasi mag-limit namin yung another cousin ng in-laws ko. Hindi na kami natuloy. Sinasabi ko, umuwi na lang kami. And, yan na nga siya. Medyo, okay siya dyan. So, update ko kayo pagdating namin sa bahay. Alright guys! I'm back, and we're home. Ayan. So, napaaga kami ng uwi instead of Friday.
nakating amoy kami na Wednesday kasi I think Tuesday morning sumasakit yung tiyan ng anak kong bunso and then nagka-diarrhea siya and I don't know what's happened, I don't know what he eat pero nag-worry ako and then sinabi ko sa husband ko and sabi ko na umuwi na lang kami kasi hindi ko rin alam kung ano ibibigay ko sa kanya kasi guys, iba dito kasi sa US, hindi mo basta-basta bibigyan ng, you know, gamot yung bata. Kailangan dali mo pa siya sa doktor or kung talagang nakakaalam. Hindi tulad sa atin na sige, bigyan niya ng gamot agad, painumin agad ng gamot kahit hindi mo pa sa doktor. So, iba dito kasi. And mas may knowledge yung asawa ko kaysa sa akin. Kasi siya nakatira dito, di ba? So, sabi ko, sige na, sunduin mo na lang kami. Ganyan. But ang nangyari is, ito yung in-laws ko, sige, umuwi na lang kami. Para hindi mag-absent yung husband ko sa work. Kasi, I think 5 hours driving from here to North Carolina. So, yun din. So, kaya, napaaga din kami ng uwi. And, maganda naman ang aming naging vacation for 5 days. At sobrang init, lalo na yung pumunta kami sa beach. Feeling ko magpapask out ako. At saka, buti na lang yung beach is meron siyang yung parang deck na parang tulay. Tapos ano kami sa ilalim ng tulay. Hindi na kami kailangan. Kasi wala kami nilang malaking payong. Yung beach payong, wala kami ganun. So, buti na lang may ganun na parang malaking tulay. Tapos sa ilalim kami at hindi masyadong mainit. So, at ang mga anak ko, as you can see on the video, is takot sila sa wave kasi ang laki talaga ng wave, guys. Super. Kahit ako parang, oh my God. Pero, nasa pangmang lang sila. Pero, sakot pa rin sila. And then, after that, nagpunta kami ng swimming pool. Kaso, hindi nakapag-swimming nga yung bunso ko kasi nga nagda-diarrhea na siya. Ayoko naman siyang, you know, palusunin sa swimming pool at doon siya magkalat. So, kami na lang nung isa kong babae na panganay ang nag-swimming ng konti. Kaso ang init din. Kahit naglagay kami ng sunblock, sobrang init pa din. So, may ano nga ako eh, na tan nga ako sa hita eh. Kasi nung sa, pumunta kami sa beach, hindi ko naglagay sa legs ko. Ito lang sa arms, and then sa face, ayan. Kita niyo naman, hindi masyadong halata kasi hindi naman ako maputi. Ayan, tapos nung pag-uwi namin sa bahay, ala, nakita ko, ano siya, nasunog yung bandang hita ko. The one, this one, like that. Isang maputi, yan ang, ano, medyo nag-ibrang kulay. Bumalik sa dati kong kulay. So, yun. So, all in all, masaya naman kami. And, hindi nga lang kasama yung husband ko kasi hindi siya sumama kasi kailangan niya mag-work. Kasi pag di siya nag-work for 5 days, actually 1 week dapat, eh di wala kaming, di ba, panggastos. So sabi niya, sige kayo na lang, mag-enjoy kayo, sana mag-enjoy ka, gano'n. So yun. So, that's all for today vlog. And see you on my next vlog. At kung dumaan man ito sa wall niyo, please like and follow and share and subscribe. And see you on my next vlog. Don't forget, be kind. Bye!